Hey guys! Welcome back to another video. So for today's video, itatransform ko tong boring na cardigan na to na nabili ko sa Ukay for only 60 pesos into this very stylish bolero. So sobrang cute niya. Ewan ko nga guys kung bolero talaga yung tawag dito. Correct me if I'm wrong, pero ayan. And guys, take note, sobrang dali niyang gawin. And guys, alam na alam ko na magagawa niyo to lahat. And pwede rin siyang hand stitch actually. Pero yon, if you're interested, just keep on watching. So ang first natin gagawin is tatanggalin natin yan, yung lining na yan na tinuturo ko. And pati yung mga buttons niya. Pero guys, take note, kailangan niyo siyang itabi. And hindi niyo dapat siya itapon muna or i-damage. Kasi gagamitin natin yon for the ribbon later. So, yan na yung kakalabasan niya. Yan na yung outcome niya. And then, mamaya, tatahiin na natin siya. And yan, guys, yung sinasabi ko, ititira nyo yan for later. Kasi, as much as possible, kailangan natin ng mahaba na ganyan. So, yan, itutupi na natin yung dulo. Isang beses lang. Kasi, pag dinalawa nyo, sobrang kakapal na niya. So, ayan, inilalign ko lang siya and ipipin ko yan. For me talaga guys, sobrang importante ng pin na to or aspilin na to sa paggawa ko nitong lining na to kasi hindi talaga siya na nagmo-move and napapanatili niyang pantay yung tahi ko. Especially kung makina yung gagamitin nyo, kailangan nyo talaga ng pin. Kasi pag hand stitch naman, medyo madali naman siyang i-control unlike dito sa makina. And then hahatiin ko lang to into two, tong string na nakuha ko sa lining. And ito yung ilalagay ko dun sa top part ng cardigan natin. And then yan, itatahi ko lang siya dun sa top part kung saan nyo gusto ilagay yung tali. Ipipin ko na lang din yan para hindi rin siya mag-move or gumalaw. Make sure then guys na hindi siya saktong-sakto. Lalagyan nyo ng pasobra para okay siya and mas matibay siya. So guys, yan na yung kakalabasan after nating ipin yung lahat ng ginupitan natin ng lining. And then after nyan, lahat ng pinned area, tatahiin lang natin ng continuous stitch dito sa makina. So yun na guys, yung finished product, sobrang na-excite ako and sobrang natuwa ako nung nakita ko to kasi hindi ko rin ine-expect na ganito siyang magiging kalinis tignan and kagandang tignan. Sobrang trendy niya na comparing dun sa una nating cardigan na yun nga, mukha siyang old and yun.
So, yan na yung tali niya. Ganyan yung itsura niya pag tinali niyo siya sa unahan. Actually, guys, okay lang din naman and optional lang din na maglagay kayo ng tali sa unahan kasi as you can see, maganda rin naman siya na wala siyang talis dun sa unahan. So that is all for my video, guys. Thank you guys for watching. And kung may suggestions pa kayo, DIY suggestions, or kahit anong video suggestions, just comment down below and tatry kong gawin yan. So, see you on my next one. Bye!